So we just received yung printer namin for online selling. So binili namin siya sa Brocode. Ayan. Like them on Facebook page. Very, very accommodating. Tapos yung customer service nila, ang bilis mag-reply. So, tsaka ano siya, nakabalot talaga siya ng maayos. Naka-bubble wrap siya na siguro mga dalawang beses yata yan. Yes. So, sana hindi talaga nagalaw yung, or nasira yung loob. Tingnan natin. Ito yung pangalan. Thermal barcode printer series. Kaya kami bumili nito kasi sa Shopee, as a seller, hindi na sila, may mga mostly pala na branches ng mga couriers, hindi na sila tumatanggap ng mga parcels or nagpipick up ng mga parcels na more than one, di ba? So, kailangan kapag more than one, kailangan muna ng sarili mong sticker or ikaw na yung magpiprint ng sarili mong waybill. So, okay. kaya bumili kami nito. So, magkano ba to? 3,500. May kasama na siyang isang roll. Ng stickers. Oo. Basic yata sticker. So, check natin, sabi ni baby. Okay, so ano yung nasa loob? Meron tayong printer setup guide. Yan, importante yan kasi hindi namin alam pa namin ito yung setup pa. So mamaya i-setup ko yan sa laptop. O, dito na ba? Step by step, 10 steps. Oo. Tapos, ano pa? Yan pa silang ibang mga binibenta sa page nila. Yan. Nandiyan lahat. Stretch ko yan. Nandiyan lahat. Okay, so may copy tayo niyan. Next is yung power cord. Yun lang, kailangan mo lang ng adapter, yung white adapter. Ay, oo. Or any color of adapter para sa mga sockets natin. 220 ba yun or 120? 220 naman lahat. 220. To. Okay, next is yung USB connector para from laptop. The laptop to the printer. Yan. Isa lang. And yung printer CD setup. Yeah, manual, parang yan yung pinaka-ala nila, papanoorin mo. Tingnan natin yung pinaka-printer. Let's open it. Yeah, dahan-dahan, so, parang PlayStation 5 namin to. Yeah. Ito na po yung thermal printer. Thermal printer. So, ano yung mga nandito? Meron tayong, ay, mamaya na yan. Ilabas mo na siya. So, labas muna natin siya. Oh, in fairness, maayos, hindi siya walang damage. Woo! Ay, malaki-laki din pala, no? Okay, mabigat. Mabigat. Mabigat siya. Okay. So, it's bigat. Yung mismong printer, tapos ano naman to? Parang extension ng power adapter. So, okay daw. Yan. Kung meron kayong ibang computer na siya, iba. So, ito yung pang manual sa computer eh. Okay, so, check ko na lang mamaya. Tapos, open natin to. It's open that. Para lang makita natin. It's open that. According to my daughter. What let's do you want to do? Let's open that. Open? Yeah, let's open it. So, ito na yan, mga kapatid. So, at kapamilya, ano makikita ng mga buttons yan? Yung mga buttons, meron siyang online button here, error, mga lights siguro to lights. Ito yung pause, feed. Tapos, sa likod. Likod, dito yung power button. Ito yan, naka-off. Tapos mamaya pakita natin sa kanila kung paano setup. Gawin. At tapos nandito example. Yung mga cable connectors. So ipinotice kanina yung, ito yan, ito yan. Tapos, ito naman is, yan. Okay. So, gets ko na. Ito nga yung extension ng power. Ito kasi yung connect mo dito. Ito yung extension ng power lang. So, yung isang rolyo, ayan na, nakalagay na. So, open natin yan. Pull mo lang to. At makikita mo na yung rolyo na film. Yung film. Ayun na. Nakaano siya o anong nakalagay? Yan, use cotton swab with, ito yung maintenance niya. Instruction. Use cotton swab with 100% alcohol to clean up the print head and rubber roller regularly. So, ito yung print head, saka yung rubber. So, regularly. Ito yung rubber roller, babe. Yan, ito.
So, kailangan ito malinis ito palagi para maganda yung pagkaka-print natin. So, paano natin siya i-set up? Yeah. Ayan, sa-set up muna namin tapos magsasample kami ng isang print. Turn on ko lang yung laptop ko. So there are two ways to start the setup. Ang una is either gamitin mo itong CD to download yung driver niya. Pwede na quiet please. Or pwede mong scan itong QR code para ma-search niya online yung driver. Mm-hmm. So in the meantime, tamad akong mag-scan. Wala akong pang-scan yung phone namin. Pwede na. Walang scanner code app. Pwede na. So magamit na ako ng driver. Mag-work ka please. So let's just wait. So unang-una talaga is install muna yung driver. Ang pangalan ng driver is Driver Wizard. Ang file name niya. Driver Wizard. Andito naman yung mga steps dito sa brochure nila, which is good, very visible naman siya, readable. So sana ma-follow natin yung steps. So ngayon, hinihintay ko na lang yung mag-kick in yung driver. Ayun na! Nag-open na siya, which is good. Open lang natin yung folder, files, and... Kinabit mo na muna sana yung ano. Ayun. So, hanapin natin is yung Driver Wizard na pangalan. Drivers. So, wala siya dito. So, gawin natin, i-auto-run na lang natin siya. So, yung laptop ko, nade-detect niya, yung driver is a virus. What? Oh, no. So, ang gagawin natin is disable ko na muna yung... Disable ko na muna yung antivirus. Para mag-work yung driver. It's alright. Everything's fine. May borrow love? The other one, baby. Ito na pala yung driver na sa loob ng driver folder. Ito na. So, install natin to. So, accept the terms. Usually, yun naman ang simula. Next. Run driver wizard. Okay. Read installation instructions containing the installation instructions and manual. Okay, finish. So, after nyan, while we're doing that, we can connect the power cord na sa printer. Oo, connect na natin. Habang nagda-download pa yung driver natin. So, follow me, camera, video. So, itong power adapter natin, or power connector, nandito lang yan. Very visible naman siya, mga kaibigan. Nandito siya sa may dulo. Yan. So, i-match-match mo lang yung mga pins niya. So, i-match natin yan. Pag ganito, yan, pag ganyan. Connected. Next is, we connect the power. So, umaga na dito, mahaba siya. Okay? Okay, it's dying. It's dying. Sa itong anak ko na to eh. It's dying. Yun lang. Kumuha na ng extension, ayun. I need an extension. Sa laptop, makita natin na we just have to click yes to install the driver. Oh my God! Oh my gosh. Tina, may borrow the paper, please? Okay. I'll share it with you. Okay, while we're waiting, ito namang USB connector. Iko-orek natin sa laptop. Ito na po is pasensya nyo na yung background noise namin. Pati po yung nai-in. Ang kapag. Yes, I did. Oh my God. So, ito naman USB connector. Madali lang din. So, connect mo lang din siya dito sa likod. Connector. Madali lang din. Hindi pa ito naka-on. Kasi switch pa natin yung mamaya. So, ilagay natin itong connector dito. Okay.
Yan. Madali, mga kaibigan. Okay. Paano yung on? Ipoconnect natin yan dito. Naka-on na yan, di ba? Hindi pa siya naka-on. Hintay pa natin yung installation setup. Ito na, install printer drivers. Next. How is this printer going to be attached? So, via USB. Oh, yes, baby. So, ipoconnect kami yung USB natin. And make sure na naka-on ang... Wait! Press mo lang yung switch dito sa likod. Itong switch button here. Para pag-turn on, okay? To turn it on. Okay, naka-on. So, makikita nyo naman kapag turn on yan. Ayan. Ano yun? May ilaw. May ilaw ba? Ay, oo, nag-red. Error, setting up. So, ito na-detect na siya. Install a driver for a plug-and-play printer. Next lang tayo. Kailangan naka-ano din dyan yung Shopee ko. Wait! Kasi magsiset tayo ng sample. The name for this printer? Pwede naman mag-Bluetooth, mami. So, the name of the printer is to use this printer as a default printer. Okay. Next ko na to. Finish. Oh my God! Ito. Open. Install this driver software. Install, yes. So, after natin ma-setup lahat yan, guys, pupunta daw tayo sa control panel, device printers, then choose printing preference. So, we're gonna try to print a sample thermal paper. Install printer close. So, na-close, na-download din natin yung driver. Yeah. Installed na siya, so close na natin yan. Okay, yeah. Okay, yeah. So, i-save ko lang itong manual sa printer. Oh my God! Tingnan. Mga troubleshooting issues sa printer, save natin ito. Oh my God! We might need this. Want to see? Save. Okay. So, pwede tayo control panel. 70. Type mo na control panel dito. Oh my God! Then, punta tayo sa view devices and printers. Ito. Oh, a button! Tapos, select natin yung oh, a button. G-printer. Ito. So, right-click lang dyan. Oh, and then, printing preferences. P-Basic setup. So, click page setup tab. So, page setup. Yan. Click sweet net. And choose 4x6. 4x6 ito. Okay. Click, and then right after that, click stop tab. Mm-hmm. So I'm just following the instructions, guys. Okay. Tapos method, choose direct thermal. Direct thermal, ayun. Type, choose label with gaps. Mm-hmm. So, ang dami niyang settings na alam mo, setup. Then, click on apply. And of course, click on okay. So, again, don't forget, maintenance. Clean the printer head. Taas. With cotton and alcohol. So, we're gonna test print. Let's see if we can print. Printing preferences. I-remove mo to. So, i-remove natin tong tape sa rolyo. Tapos parang nakaset-up siya na kapag ganun. Guys, I did. Bago tayo mag-print, kailangan naka-remove to. Nakaayos yung... Okay. Eto na. Yan na yun. Yun yung magiging ano niya. Yan. Tapos ito. No, that did, mommy. Okay, so... Yan. Set-up mo na siya nakaganun. So, mayroon tayong sample weigh bill na nakita ko sa Google. Oo. Pinuprint natin. Yan, so, by default, ito yung printer. If you notice, by default. Okay. Wala tayong babaguhin dyan. Paper size, 4x6. And, piprint na natin. Let's see. Ayan na. Mag-start na tayo mag-print, guys. Ayan. Ayan natin kung anong kalalabasan. Guys! Okay, I ayan na. Oh my God!
Ayun, sakto. Na-print na siya. So that's how simple, easy it is to print a waybill. Sobrang bilis lang. Bilis lang. Using ano to guys, ha? Using laptop. Using... You're welcome. Yeah, you're welcome. Okay, so ayun, that's how you use the G-printer. Napakadali lang. Make sure na i-maintain ng maayos. Clean yung roller at yung thermal using a cotton with alcohol para malinaw ang pagkaka-print natin. Thank you guys! Yeah! Happy selling! Yeah!